Before we start our worship po, let's read Psalm 91. Okay, Psalm 91 verse 1, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day, nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Amen. Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked. Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, thy habitation. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. Amen. For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone. Thou shalt tread upon the lion and adder, the young lion and the dragon shalt thou trample under feet. Because he has set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he hath known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you are greater than anything, Lord. You are in control of everything, God, that's happening right now. And we lift our eyes to you. We focus on our eyes on you, our God. Hallelujah. Today, Lord, we just open up our hearts and worship you, Lord Jesus. Water, you turn into wine. Open the eyes of the blind. There is no one like you. Yes, Lord, no one like you. None like you. Out of the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There is no one like you. Thank you.
my God is with us, then what can stand against? And if my God is for us, then who could ever stop us? And if my God is with us, then what can stand against? And if my God is for us, then who could ever stop us? And if my God is with us, then what can stand against? And if my God is for us, then who could ever stop us? And if my God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? You are higher than anything, than any other. And today, Lord, we just want to love on you, God, and give you praise and worship you. In Christ alone, I place my trust. To put our trust in you, God. And find my glory in the power of the and the things
eyes upon Him. Jesus, oh, love you, Lord.
po natin palakpakan ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you. Thank you, Lord. Hallelujah. Love your name. Amen. Welcome po sa bawat isa. Makaupo po muna tayo, mga kapatid. Hallelujah. The Bible says, Romans chapter 8. Amen. Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Amen. Praise the Lord. Kung ang Diyos ang kakampi natin, sino daw ang lalaban sa atin? Amen. Sapagkat, sabi diyan, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan ni Yaong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y niniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ngayong umaga, mga kapatid, wala pong makapigil, amen, sa pag-ibig ng Diyos. Wala makapigil sa pabor ng Diyos. At higit sa lahat, wala makapigil sa biyaya at pagpapala ng ating pong Panginoon. If you believe that you are scheduled to be blessed, I don't know about you, but I believe my name is on God's list right now. Nakasulat in big bold letters, Charis Kotar, scheduled for God's blessing. At anumang bagay ay hindi kayang pigilin ang biyaya at pagpapala ng Panginoon. It's gonna come right on schedule because God loves us so. Why don't we bless the Lord one more time and praise His name? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Kawayan mo yung katabi mo, kapatid. Kawayan mo siya. Sabihin mo, nasa schedule ka ng pagpapala ng Panginoon. Amen. Habang tayo po itatayo at atin pong i-declare ang atin pong declaration sa atin pong offering. Hallelujah. Praise God. Praise God. Atin pong itaas ang atin pong mga tithes and offering sa Panginoon. Praise the Lord. Lord, here is my offering. I freely give it back to you, knowing you gave it first to me. You are teaching me to be a generous and faithful steward. I ask that you bless it, grow it, and use it to advance your kingdom here and around the world. In Jesus' name, amen. God bless you all. If she'll come back to you, good measure, press down, shake it together and run it over. Give, and it shall come back to you. When you give, give to the Lord. It shall come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give, and it shall come back to you. When you give, give to the Lord. Oh, give, and it shall come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give, and it shall come back to you. When you give, give to the Lord. Give, and it shall come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give, and it shall come back to you. When you give, give to the Lord. When you give, give to the Lord. Oh, when you give.
Praise the Lord, everybody. Praise God. I just want to give praise and thanks to God sa umagang ito. Hindi maiwasan kumanta, mga kapatid. In my 65th year. Praise God. Bukas pa po, mga kapatid, ang birthday ko. Pero salamat sa Panginoon dahil sa ating pagtanda. Praise God, ang Panginoon na hindi nagbabago. Amen. Noon, ngayon, at magpakailanman. Nung bata pa ako hanggang ngayon, ang Panginoon ay faithful. Praise God. And with all the things that He has given me, mga kapatid, yung pagpupuri sa Kanya, it is the smallest way. Pinakamaliit lang na paraan yan para ibalik sa Kanya ang lahat ng pagpupuri. Kaya, ngayong umaga, praise God, bear with me as I sing this song. This is a song of from old times, mga kapatid. Tagal na po itong kanta na to. Ang title ay Worthy of Praise. Praise God. Dahil siya lamang po ang worthy, ang karapat-dapat sa lahat ng ating mga pagpupuri. Praise God. My all I give to you alone, my love, my touch my life through ways I can't conceive. So the least that I can offer you is a sacrifice of praise. Lord, compared to all you've given me, it's the smallest price I'll ever pay. Worthy of praise, worthy of praise. Lord, you're worthy of all adoration. For the best of my days, your name I will praise. Lord, you're worthy of all my praise. Yes, Jesus, for your worthy of praise, worthy of praise. Lord, you're worthy of all adoration. For the rest of my days, your name shown than love on Calvary. Despite the agony and pain, you loved me just the same. You gave everything to pay the price for a world that walked away. Because you love unselfishly, I can't withhold the praise in me. For you're worthy of praise, worthy of praise. Lord, you're worthy of all adoration. For the rest of
Hallelujah, Jesus. Happy Sunday sa bawat isa. Salamat sa Diyos na tayo ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon sa kabila ng labanan tungkol dito sa Sunday worship na ito. Nagpapasalamat ako at ina-appreciate ko yung leadership ng ating barangay at chairman dito. Sampo ng kanyang mga kasama ng mga kagawad, mga kapatid. Kasi po, nakikita ko po yung kanilang layunin para po sa atin pong barangay. Na medyo nanginginig pa sa pag-isip na baka may makapasok nga na COVID-19 dito sa ating community. And so, kung pwede lang i-lockdown pati yung hangin para hindi. In fact, 8 o'clock mamaya, di na kayo makakapasok dito sa Malacanang compound. 8 o'clock ng gabi. At itong ating worship ngayon dito na nagagalap ay isang himala. Ang iba po ay hindi na nakahabol dahil ang labanan po ay tumagal hanggang alas 8:30 ng kagabi. Nauna pa tayo nakakalam kaysa iba because our dear sister, si Sister Jean Cotar, ay direct na connected po sa Malacanang office, president's office. And so, siyempre, habang nagdi-disseminate doon, nauna siyang nakaalam. And so mga kapatid, after so much prayer, all the pastors, mga kapatid, pati sa Amerika, pati sa Canada, at dito sa Pilipinas, di ko alam yung iba nating mga kapatiran kasi yung iba ay nanunuya pa. Ang sabi, sabi nila, kasinungalingan yan. Propaganda yan. Man-made weapon yan. Bio-weapon ng, di ba? Sandata law. At saka ang iba nagsabi na, ginagawa lang yan para makakuha ng pundo si Trump dahil mag-eleksyon sa Amerika. Well, ang bawat tao ay mayroon pong kanya-kanyang palagay. Ang masasabi ko, mga kapatid, higit lalo tayong nagbibiyahe. Ilan sa inyo nakakita ng karatulas sa tabi ng daan na nagsasabing mag-ingat, malalim na bangin? Nakakita na kayo ng ganun? Nakalagay doon, mga kapatid, lalo pagpupunta ka sa Bagyo, nakalagay doon, deep cliff, kalagay. Anong gagawin mo? Lalapit ka doon? Ang iba, mga kapatid, dulungaw pa. Ay, ang lalim. Binigyan ka na ng babala na malalim yan. Anong gagawin mo sa anak mo na doon maglalaro? Daddy, mami, papa, mama, tatay, nanay, gusto ko maglaro doon no, kasi mayroon naman pong bakod eh. Anong gagawin mo? Kayo mga nanay, huwag kayong nangungurot sa tainga ng anak niyo, ha? Baka mapatid ang ugat niyan. Pero talagang magagalit ka sa anak mo kapag matigas ang ulo. Ang sabi ng ating presidente, pati siya naiyak, mga kapatid. Matapang siyang tao, pero wala pong matapang pagdating na sa karamdaman.
Totoo po na mayroong COVID-19 virus. Totoo po. Ako magsasabi sa inyo, totoo po. Dahil kung wala, bakit yung libo-libo mga kapatid ko na tinesting ay positive doon? Mayroon wala? Mayroon. Okay. Sinong gustong mahawa ng COVID-19? Kita mo? Ngayon, wala yan. Sapagkat hindi pa nila nararamdaman. Pero pag tumama sa kanila, mga kapatid ko, ay mayroon pala. Sabi natin in Jesus' name. Kung kaya po, bumabati ako sa bawat isa na nandito. Salamat sa Diyos at kayo ay matagbumpay na nakarating. At nagbibigay po ako paumanhin, mga kapatid, at humingi din ako ng paumanhin. Sorry po doon sa mga hindi nakarating. May iba't ibang reason. Dito sa Metro Manila, malamang ang reason nila ay hindi na sila naabot ng message natin dahil baka huli silang nagbukas ng kanilang online o Facebook kasi ang ating advisory ay nandyan sa ating HCGC chat, di ba? Official chat room ng HCGC. And so, parang 8:30, magna 9 o'clock na yata nung ipinost ni Pastor Vernil kagabi yan. And I understand na baka yung iba mga kapatid ay wala na talaga sa kanilang schedule o di lamang nakita o malamang nakaset na sila doon sa unang advisory na wala tayong service dito ngayon. Pero tungkol naman sa mga taga Cavite, sila ni Brother Victor Lanusa and family and all others from there, definite po na hindi sila makakarating sapagkat hindi po sila makapasok sa Metro Manila kasi sinarado po ang gate ng Metro Manila. Ano po? At kung sila po ay dadaan sa ilalim ng lupa, hindi ko na rin sila tatanggapin dito. Alam niyo kung bakit? Pag nalaman ng taga Cavite sila, hindi niyo ba alam na kaming mga pastors ay tumanggap ng mandato galing sa Pangulo? All licensed ministers are mandated to abide by the law and be the enforcer of the law. Pulis po kami. Kung mayroon kaming hinala o pinaghinalaan na may COVID symptoms, kami po ay tutulong agad sa saklulo. Hindi para hulihin ha. Tulungan po yung mayroong symptoms ng COVID. Alam niyo ba na kung ang COVID ay ma-detect na 1, 2, 3, 4 days, pag na-detect na yan, may pag-asa pa ang tao. Wala pong mamamatay. Pero pag yan lulwamampas, mga kapatid, ng 4 na araw, at wala na sa lamunan mo, pumunta na sa baga mo, malaking problema na yan. Kasi po almost 95% ng mga namatay, mga kapatid ko, sa pneumonia. Ito po, explain ko sa inyo bago ko bibigay ang message, mga kapatid, na totoo for this morning. Hindi ko kayo tinatakot. Pero sa pag-aaral, ang sipon at ubo na pinakamalaking tumama, mga kapatid, noong years of influenza, kung saan ang tao, mga kapatid, ay hindi tumatagal ng 1 linggo. Patay lahat ang mga taong tinama ng influenza, mayroon lang mga manakanakang nakasurvive. At batiin ko yung bawat isang nanonood ngayon o nakiisa sa ating live stream. Nagsisimba din sila, mga kapatid. Nakita ko dyan ang Lanusa family, Carling Gigilian and family, Sister Susan, si Sister Clyde. Hindi ko alam sila ni Sister Ilvi kung nag-watch sila ngayon. Nag-watch ba? At special ang Sunday na ito, ayaw ng Diyos, mga kapatid, na mawala yung ating panambahan sa ngayon. That's why we follow good regulations at salamat po sa ating presidente na naglabas, mga kapatid, ng panibagong advisory na po pwede po ang mga
religious group sa kanilang services basta sumunod lang sa regulation. Una, maghugas ng kamay ng alcohol. Handa ng alcohol, nagdala pa iba sa inyo ng alcohol. Pagkatapos, 1 meter apart. 1 meter apart. Eh, iniisip nila mga kapatid na lugi na tayo kasi akala nila mali tayo kaya hindi magkakasya. Eh, nagkasya din naman kasi. Hindi naman nagsimba po yung iba, di ba? So, ang luwag pa, di ba? And then, salamat sa Panginoon, binigyan din tayo ng mga concerned na barangay officials. Yung iba nagagalit. Galit sila, bakit yung barangay na yun hindi kami pintulutan? Hindi naman, siya hindi pinintulutan. Nag-iingat lang sila mga kapatid at parte po sa tungkulin nila. Ang sinabi ko na, kami pong mga pastor ay binigyan din po ng parehong utos to police, hindi para hulihin. Ang ibig sabihin to police, to watch over ba? Para tingnan, baka may malaglag, baka mayroong magka-COVID, agad-agad naming i-report para po malapatan agad ng karampatang lunas. Amen po? Okay. At alam mo ninyo yung pinakamalaki kung bakit po hindi pwedeng mawala yung ating panambahan ngayon? Dahil po kakanta si Sister Virginia eh. Alam niyo, original lang kaming dalawa ang kakanta, mga kapatid. Hindi naman ako nakapag-practice kasi. So, sinasabi ko sa inyo na itong ating ginagawa ngayon, isa itong himala na maka-worship tayong sama-sama at hindi mapatid ang ating pong panambahan. Praise God. Ang dami pong nag-congratulate sa atin kasi sa UPC, hindi po lahat ngayon ay merong worship. Kasi ang iba natatakot, ang iba mga kapatid ay nagsasabi na hindi daw nila nakausap ng kanilang barangay at may agam-agam sila kahit meron pong advisory pero kasi binibigay sa ng presidente ang karapatan doon sa barangay chairman na mumumuno, di ba? So, sabi ng Romans chapter 13 verse 1, pasakop tayo sa pamahalaan. Sapagkat ipinintulot ng Diyos yan para sa kabutihan po natin, mga kapatid. Now, there will be time siguro na direct assault and direct attack na sa tunay na pananampalataya. Pag sinabi nila, mga kapatid, na si Kristo ay hindi Diyos, we have to stand for what we believe. Pero when it comes to pamumuno, dapat mag-submit tayo. Do not condemn people. Let's make friends with everybody. Kasi po, higit lalo na dala po natin ito. Di ba? Kasi baka sa ating ugali, mahadlangan po yung kanilang paglapit sa Panginoon. Tulad mo, kakain ka, di ba? Gusto mong malunok ng pagkain para mabusog ka at magkaroon ka ng sustansya sa katawan. E kaso na tinik ng lalamunan mo, hindi mo nalunok. Ganun po yun. Huwag natin bigyan sila ng tinik ng lalamunan para tanggapin nila ito, mga kapatid, ng mayroong saya sa puso. Kung tatanggapin nila mabuti, kung hindi natatanggapin, sila po ang bahala sa sarili nila. Huwag natin sabihin, eh, bahala ka na. Hindi, ganun. Iba yung bahala ka na at ikaw ang bahala. Tulad lang yan, mga kapatid, sa mahiyain. Diba magkaiba yung mahiyain sa walang hiya? No? Tama, okay. So, God bless you po. Let's all stand together. Manalangin tayo sa ating Diyos. O aming dakilang Diyos na mapagpala sa lahat, Amang sumasalangit. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito, kasama po ng milyon-milyon na mga anak mo, Panginoon, na sumasamba sa iyo at nagpupuri sa iyong dakilang pangalan sa mga oras na ito. Hindi lang po dito, Panginoon, sa Malacañang, sa HCGC, na ang iyong pangalan ay pinapangarangalan, kundi sa buong daigdig, Panginoon, saan man nakarating ang iyong apostolikong ebanghelyo,
Sa bawat isa Panginoon na tumatanggap na ikaw ang Diyos at walang iba. Nagpupugay kami at nagbubuni kami dahil po sa pag-asa na amin pong tinamo at sa tagumpay na amin pong tinatamasa. Kalayaan po na magsamba at maglingkod sa iyo. Dalangin po namin ang amin pong mga kapatiran na nasa kanya-kanyang screen ngayon, Panginoon, na nakikiisa sa pananambahang ito. Padaloyin maging sa kanila, O Diyos, ang iyong biyayang pagpapala upang sama-sama po namin malasap at maranasan ang kabutihan ng aming Amang sumasalangit. Aming dinadalangin, Panginoon, ang aming mga medical and health workers na sila man ay bigyan mo, Panginoon, ng proteksyon at wisdom upang kanilang mapangasiwa ng kanilang tungkulin ng mabuti para po sa bayan. Ingatan mo ang kanilang kanya-kanyang family upang huwag po mahawa sa kinatatakutang COVID-19. Ang aming mga leaders ng aming bansa at ang mga leaders ng iba't ibang mga bansa, maging ang Amerika at Canada. Lord God, sampu ng mga mamayan doon, amin pong itinataas sa iyo upang sila man din, Panginoon, ay makasama sa pag-iingat ng Diyos. Alam po namin na trying moments ito at ito ay dry run, Panginoon, ng Antikristo tungkol po sa kanya pong paghahasik ng lagim at kasamaan sa daigdig. The Antichrist would want to exercise his power of control. Subalit, Panginoon, magpapasalamat kami na ikaw ang aming Diyos. Alam na po namin kung ano ang kahihinatnan sapagkat wika mo, iyo na pong dinaig ang sanglibutan at amin po ang tagumpay. At ang tinapay ng kaharian ay para po sa iyong mga anak. Kaya maraming salamat, Panginoon, wala pong pagsisidlan ang aming mga puso at wala pong kayang bigkasin ang aming dila kundi ang pasalamatan ka, kundi ang purihin ka, kundi ang ikaw ay appreciate at tunay, Panginoon, nalalhatiin sapagkat tunay na Diyos at ikaw ay makapangyarihan at ikaw po, hallelujah, ang may control sa lahat ng mga bagay. Maaring ipinhintulot mo sa ngayon ang kalagayan na dinaranas po ng daigdig. Subalit ito po ay isa pong sigaw, isa pong warning na nagsasabi na ituon po ng tao ang kanyang paningin sa Diyos, nag-iisa na siyang may likha ng langit at ang lupa. Kaya purihin ka, Panginoon, mangusap ka at sama-sama po namin pakinggan ang iyong pong salita. Pagtibayin mo ang amin pong mga paninindigan sa pananampalataya at bigyan mo, Panginoon, ng langis ng Espiritu Santo. Puspusin mo kami. Hallelujah. Papuri, lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang. In Jesus' name, amen. Praise God. Okay, God bless you. Ready na po. Basahin natin, mga kapatid, is COVID-19 a sign of the end times? Kaya napili ko, mga kapatid, na gawin ganon ang theme or title ng mensahe ngayon kasi nababasa ko man sa internet, lalo sa LinkedIn, sa YouTube, Instagram, sa Twitter, sa Pinterest, at napakarami pa, mga kapatid. Sa email, may nag-email sa akin, sa mga gano'n, naku, Pastor Kotar, maniwala ka naman dyan. Wala yan, propaganda lang yan. Kasinungalingan yan. Okay. Eh, ginagawa yan kasi eleksyon sa US ngayong taon na ito. At ang campaign period ay magsisimula sa May. Wala naman ko sinasabi na
Mali sila, mga kapatid. That's their opinion. Tama, di ba? Para walang away, ngumiti ka lang. Naniwala ka't hindi, wala ka namang nalalaman doon, at wala ka namang pakialam, huwag ka namang makialam. Para walang gulo, di ba? Dalawang tricycle driver, mga kapatid, nagsuntukan kahapon dyan sa balik-balik. Sabi ng isa, nagbiro lang, "Oy, pare, tapang mo ah. Gumaniho ka. Wala kang mask." Sabi rin, "Naku, mas maarte lang yan. Tingnan mo ikaw." Sabi na, "Ano, maarte ako? Ikaw nga dyan yung wala kang patumangga sa sarili mo. Pinababayan mo sarili mo. Pag nagkasakit ka, paano?" Sabi niya, "Hindi na siya magkasakit. Bawang lang daw katapat niyan." Yan ang sariling ko, ang bawang, naubos, di ba? Kasi, bawang katapat, mga kapatid. Yung kumain ng bawang, mga kapatid ko, nabusog, di ba? Sarap kayo ng bawang eh. Praise the Lord. Praise the Lord! Okay. So, ang COVID-19 ba ay sign ng end times? Yes. Yes. Pakita ko sa inyo. Tinitesting ni Antikristo. Ay, ibig mo sabihin, Pastor, nandito na si Antikristo. Nandito na, di ba? Sabi ng 1 John, ang espiritu ng Antikristo ay naririto na sa sanglibutan. Espiritu pa lang. Pero yung kanyang paglitaw bilang tao, hindi pa nangyayari. Pero tinitesting nila ngayon, mga kapatid, ang kanya pong control power. Na nakita niya na para makontrol pala, maging ang mga leaders, pati ang mga simbahan, mga kapatid ko, makukontrol ng Antikristo pagdating ng araw. Sa pamamagitan po ng takot. Takot, panic. At yung distress, yung kagulumihanan, yung, hala, wala na tayong kakainin. Ano na mangyari sa atin? Ang tao gagawa ng solusyon hanggang doon lang. Masolusyon niya. Halimbawa ngayon, mga kapatid, yung bubong natin ay 10 years old na kasi ito, di ba? Bubong natin. So pag naulan, tumutulo kasi marami ng butas na hulugan ng mangga at makalawang na siya. Di ba, hindi naman tumutulo pag hindi umulan? Pero pag naulan, kaunting ulan, tulo. Ano yun? Anong ibig sabihin nun? May butas na ang bubong. Amen? So, yung COVID, mga kapatid, isang sinyalis po yan na nandito na tayo sa huling kapanahonan. Anong gagawin mo? Maghanda ka ng timba, sahurin mo? O tagpian mo lang? Hindi. Kailangan palitan mo yung bubong. Alam nyo, mga kapatid, sa Biblia nakalagay dito, "And the government shall be upon his shoulders," sabi ng Biblia. "The son is given, child is born, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Prince of Peace, the Mighty God, and the Everlasting Father." Si Jesus Christ po yan. Paano makapaghari si Jesus Christ? Mga kapatid, mayroon pong order of events. Sabi natin, order of events. Sunod-sunod yan, hindi yan pwede, mga kapatid, na mag-overlap. Hindi. Sunod-sunod yan. Pakita ko sa inyo. Alin na nauna? Paglibing kay Jesus Christ o ang pagpako sa cross? Alin na nauna? Pagkabuhay maguli ni Jesus Christ o yung pagkalibing? Oh, so, ibig sabihin, mayroong order, di ba? Hindi pwedeng pagpalit-palitin mo yun. Maniwala ka't hindi, ang Diyos, mga kapatid, ay mayroon siyang sariling time table and time plan. Amen po. Tapos na po, mga kapatid, sa isip ng Panginoon, sa pelikula ng Diyos, tapos na po ang pelikula, papalabas na lang eh. At ngayon nilalabas na. Tayo po ang mga nanonood sa susunod na kabanata. Tama po? Naniwala ba kayo niyan? Ang tao kasi, mga kapatid,
talagang nagpupumilit siya na mabuhay dito sa lupa, mga kapatid, at dito lang. Tinan mo. Pag ang balita, hala, mayroon ang 39 na nagdagdag sa mga COVID victims sa Maynila, nanginginig. Huwag sana magkapasok dito sa Malacanan. Yes, Lord, huwag po. Diba? Pero sabihin mo sa tao, hala, babalik na ang Panginoon si Kristo. At talaga, ah, galing mo. Oh, naniwala naman ako niyan eh. Pero sa tingin mo, naniwala, hindi. Hindi. Alin sa dalawa ang totoong nakakalasap ng asin? Yung kumagat at nanginginig? O yung sinabihan mo na, di ba yung limon, sister? Maasim, no? Ah, oo. Oo, maasim. Sa tingin mo, naniniwala siya na maasim? Sa salita, hindi mo makita ang level kung ano ang paniniwala niya, kung hanggang saan. Basta, sinabi mo na si Jesus Christ ay babalik na, sabi niya, oo, naniniwala ko niyan. Hindi mo matarok sa puso niya kung hanggang saan ang level ng paniniwala niya. Pero ikaw, na talagang kinakain mo, mga kapatid, yung salita ng Diyos ay isinasabuhay mo, lasap at damang-dama mo na talagang si Jesus Christ ay tuwing-tuwing magbabalik na. So, punta tayo sa order of events. Ang order of events, ang number one dyan, ang susunod dyan, mga kapatid. Uy. Yan. Signs of the end. Signs of the end times. Ang order of events, makita muna natin ang mga palatandaan, mga kapatid. Sabi dyan, there shall be signs in the sun and in the moon and in the stars and upon the earth, distress of nations with perplexity, the sea and the waves roaring, men's hearts failing them for fear and for looking after those things which are coming on the earth. Yan, dumarating na yung COVID, mga kapatid, di ba? Di ba mayroong distress of nations ngayon? Pati si Donald Trump, the president of the most powerful nation and richest nation in the world, ay nanginginig, mga kapatid, sa takot. Pagdating dyan sa COVID-19, Lord, nadidinig po namin. Alam po namin na kami ay iyong pinoproteksyonan dahil bautismado kami sa iyong pangalan. Alam po namin, Panginoon, na ang iyong dugo ay bumabalot sa amin. Kaya nga, mas lalo kami dapat mag-iingat. Amen? Kala ko ba, covered by the blood yan si brother. Eh, bakit nagka-COVID? Ay, papaano naman kasi, hindi magka-COVID. Nananad doon na sa mga COVID victims eh. Hindi nga siya nag-mask doon at hindi nga naghugas ng kamay kasi covered by the blood daw siya. Ay, hindi dapat ganun, mga kapatid. Mas higit lalo tayo mag-iingat. Amen. So yan, nakakatakot. Hindi lang ito, mga kapatid. Mayroon pang susunod na makakatakot. Higit lalong makakatakot. Ngayon, in-exercise lang ni Antikristo sa pamagitan ng kanyang mga kampun at sa pamagitan, mga kapatid, ng kanyang kapangyarihan na pinahintulot ng Panginoon, sabihin natin, salamat po, Panginoon, ipinahintulot mo ang lying spirit. Oh, pinahintulot ng Diyos yung kasinungalingan ng spirit. Oh, pinahintulot. Basahan kita. Kung puntahan mo sa Biblia, sa panahon ni King Ahab, di ba? Ang Panginoon, pinayagan niya ang kasinungalingang espiritu. That's the only kind of spirit that God allow na maniniwala ang mga tao sa kasinungalingan. Ay, kaya nga, hindi naman siguro, mga kapatid, aksidente na naging masugid tayo, mga kapatid, sa ating pagpupunyagi sa suluwining.
preaching to people about the coming of Jesus Christ. That's why they need to be alert always. At saka dapat magpabaptize sila sa pangalan ng Jesus Kristo. Hindi po aksidente yan. Kasi darating po mga moments na ito, mga kapatid ko, para walang pagsisihan po yung tao. Tingnan mo ngayon, ang tao, mas natatakot na, mga kapatid, sa kanyang buhay dito sa lupa. Pagkatapos, sa kanyang buhay tungkol sa langit, mga kapatid, makakalimutan niya sapagkat abala siya masyado. Ano po? Meron pa nga nagsabi na, ay, huwag na lang tayong magsimba kasi baka mahawa pa tayo ng COVID-19. Mali, baliktad. Baliktad. Dapat magsimba tayo lalo, mga kapatid. Kaya pinaglalaban namin itong pananambahan ngayon talaga. Iniiyak namin sa Panginoon yan, mga kapatid. At salamat, ang Diyos naman ay nagbigay po ng paunlak sa atin, mga kapatid. Although, mag-report tayo mamaya, yung inyo pong pinaramahan doon, salamat na kayo pumirma at nag-submit kayo doon sa thermal test. Report din sa barangay, mga kapatid. And that's for our good report na tayo ay sumusunod. Amen po? Okay. So, ang science yan, mga kapatid, yung tungkol sa Israel. Ang Israel, may mag-gather sila. Buo na ngayon ang Israel, di ba? Handa na ang Israel ngayon, mga kapatid, lumaban. Kahit sino pa, kayang labanan ng Israel. Handang-handa na po sila. Number one po yan, Israel will regather. Yung siyudad ng Jerusalem, mga kapatid, kanila pong mababawi. Nabawi na, di ba? Tel Aviv na ngayon. Nabawi na nila. Yung, ang hindi nilang natupad, mga kapatid, yung blood sacrifices soon to be restored kasi saka na yun. Yung mga blood sacrifice na papatay sila ng baka, na red heifer, mga kapatid, at mag-alay sila ng dugo doon, hindi pa yung natutupan. Pero, yung tungkol dyan sa conflict of nations, yung conflict of nations, nangyayari na ngayon, di ba? Hindi sana sila magkakasundo, pero nagkasundo sila sa isang bagay ngayon. COVID-19. Totoo yun. 95 countries, mga kapatid. And then, yung Europe na napakalinis, siya ngayon ang epicenter ng COVID-19, di ba? Nasa kanilang pinakamarami. May good news, China, out of 80,000, mga kapatid, na victims ng COVID-19, may 70,000 na po na gumaling. Marami din namatay, pero doon tayo sa buhay. Praise the Lord. Pagdating ng panahon nang magkakaroon na ng totoong dealing ang Panginoon sa mga tao, yung sa Panginoon lalapit sa Diyos. Pero yung hindi sa Panginoon, lalong titigas. Oh! Nakita niyo ba yung nag-away na dalawang babae na nagsabunutan dahil lang sa tissue paper? Yung isa, mga kapatid, puno na yung kanyang tuskart ng tissue. Hindi yata 50 piraso tissue. Yung isa, sabi nga nun, ay, pwede pahingi ako ng isa lang, ako ng bibiling isa. Hindi! Kung naman, dami-dami nito, ay, sinabunutan, mga kapatid. Gusto siya lang. Kasi ang tao, di ba ganun, di ba? Lalo, sumwildo pa. Ang iba, di pa nakasahod kasi 15 lang yan. Pero ang iba, mga kapatid, sumahod na kahapon at nung Biyernes. Allah! Di ka makapasok sa Seymour. Seymour pa lang yan. About Seymour kaya. Hindi na ako nagpunta ng Seymour, mga kapatid, kasi mahirap ng pag-alagala ka ngayon. Di ba? Habang lumalaki ang mall, mas maraming tao, mas delikado. Kaya kung medyo nakabili ka na ng pagkain na marami, buti pa bumili ka doon sa Divisoria kaysa Quiapo kasi open air doon. Diyan kasi sa aircon, mga kapatid, mukhang nakulob, ano? So, pag may babaheng ubo dyan doon sa isa, dadalhin ng aircon, mga kapatid, mag-circulate sa buong. Sabi nila, may filter naman. Oo, may filter, pero yung filter, na-filter doon yung virus. Eh, virus yan, lumalakad yan. Oo, kung paghawak mo ng ganyan, mga kapatid, nandoon pala. Sabi nila, hindi daw yan na lipag sa hangin.
maniwala ka. Pagbahing, yung mikrobyo hindi lilipad sa hangin, pero yung laway, mga kapatid ko, madadala ng hangin yun. Diba? Naku, saan kaya tayo magtago? Kaya importante yun, pag nasa labas kayo, kahit na nga sana dito, mga kapatid ko, hindi lang magsasalita, nakalapat, naka... Pero mayroon isang bagay akong tinatanong. Tanong ko lang ha, huwag na kayo mag-isip ng masama, pero umunawa po tayo. Tanong ko lang ito. Yung face mask, o gas mask, o yung surgical mask, ang daming gumagawa niyan. Kahit ikaw kaya mong gumawa niyan, kahit natahin mo lang sa kamay, o makinahin mo, di ba? Bakit walang mabili? Bakit walang mabibili? Isang katanungan. Pangalawa, ordinaryong thermometer, wala ka rin mabili. At yung thermal scanner, mga kapatid, dyan sa bangbang, sana bumili ako noong November pa. Kasi, 320 pesos lang yan. Bakit ngayon 9,000? At wala ka pang mabili. Kinakailangan dadaan ka pa kay Punso Plato. At Punso Pinggan siguro yan. Para makabili ka. Pastor, kung may gustong bumili po ng thermal scanner, punta lang po ako sa amin. Pastor, bibigyan ko kayo ng discount. Sabi ko, magkano? 500, Pastor. Sana mo ko. 500 mo yung binili sa bangbang siguro, tapos ibibigay mo sa akin ng 9,000. Yan, totoo yun? Na 9,000 sa bangbang? Oh, 9,000 sa bangbang, wala ka pang mahanap. Naghanap kayo, di ba? Oh. Sa Sandigan mismo, hindi nakaligtas ang Sandigan Bayan, makalit sa gobyerno na yan, pinuntahan ng 9,000, para lang makasigurado sila ang kapatid, di bali nang pinubuan silang 9,000. No, kita mo yan? Ang tanong ko, bakit? Sino nagkukontrol ng mga yan, mga kapatid, na negosyo naman yan? Dapat yan mas marami. Kung tutusin, dapat mas marami ang gagawa niyan kasi patok, di ba? Pero wala eh. Ibig sabihin, may nagkukontrol. Na huwag kayong gumawa, huwag kayong magbenta nito. Kasi kapag ang tao mayroon na siyang sarili, lalakas ng kanyang loob, ganun. Gets niyo? Kaya kanya-kanya ang opinion eh. Pero sa atin, di bali na. Alam natin na ang COVID-19 ay isa pong sinyalis ng huling kapanahonan. At kaysa naman maging abala tayo sa pag-entertain kay COVID-19, hindi yan ang entertainin natin, mga kapatid. Ang ating paglilingkod sa Diyos, ang ating pagpupunyagihan. Amen. Okay, next. Op, dalawa kami. Ang susunod doon sa signs of the end times, rapture na. Rapture na. Madidinig daw ng mga tunay na anak ng Diyos ang budyong o yung tunog ng trumpet na hihipan ng anghel ng Diyos. Ang makakalinig niyan, yun lang mga tunay na anak ng Diyos, yun yung makakakyat. Hindi niya narinig, sorry na lang. Kasi pag nadinig, akyat siya. Kasama siya sa isang kisap mata. Gano'n makabilis yung isang kisap mata? Halos wala kang maramdaman. Uy, nandito na pala ako ah. Ayan, dyan na ang Panginoon si Kristo. Makikita na natin siya muli, mga kapatid. Swerte tayo kasi noong dito siya sa lupa, mga kapatid, mga apostolis lang at mga taong buhay na nakakita sa Kanya. Ganon din mukha ni Jesus, mga kapatid, nung nabuhay siya maguli. Eh, Acts 1:11, sinasabi dyan, na sa ganon ding katayuan, siya ay makikita natin sa Kanyang pagbabalik. Basahin nyo, Acts 1:11 nandiyan. Praise the Lord. So, rapture na. Isang napakagandang isipin, mga kapatid, yung rapture. Yung iba na nalulungkot. Paano, pastor, yung anak ko hindi pag-graduate ng medicine?
Ah, mayroon akong magandang sabihin sa iyo. Gusto mong anak mo makagraduate ng medicine? Wala namang sinasabi na porque nag-rapture na, tigil na ang mga university. Mayroon ba ang mababasa sa Bible? Na-rapture ka lang, pero nandito ka pa sa lupa. May mga iba nang sabi ka, hindi, punta na sa langit. Mali. Mali. Kung gusto mong pumunta sa lupa, punta ka sa isin mga kapatid, kain ka sa Kenny Rogers, pwede pa? Totoo, Pastor? Oo! Bakit si Jesus Christ noon bang nabuhay mag-uli, umakit ba sa langit? Agad? O kumain pa mga kapatid ng inihaw, sinugbang isda? O? Di ba kumain pa ang Panginoon mga kapatid? Pwede palang kumain kahit nag-glorified body na. Kaya, anong lungkot mo, anong worry mo kung nakasama ka sa rapture at ang anak mo ay hindi pa nakatapos ng pagka-abogado, pagka-doktor. Hindi, patapusin mo. Pero sabihin ko sa iyo, lahat ng ituturo sa eskwelahan, hindi pa tinuturo, alam mo na. Alam na ng anak mo, eh, lambiro ng anak mo doon. May problema lang kasi lahat ng mga anak ng na-rapture, nakasama sa rapture, pero ang anak mo kung hindi nakasama sa rapture, hindi, tao pa rin siyang ordinaryo. Di ka mukhang imposible. Ha? Ikaw. Imposible si pilagay mo eh. Nung si dating Fred Abuhila ba, namatay mga kapatid, imposible bang namatay siya? Ha? Sino nakadalaw? O imposible bang namatay siya? Imposible bang nilibing siya? Hindi imposible. Kaya yung rapture, mga kapatid, totoo yan. Akala natin matagal. Hindi. Hindi matagal. Hindi matagal. Nag-abang ako, mga kapatid, ng NBA. Anong season ngayon? Kasi meron man tayong mga manok sa NBA. Di naman tayo kilala, pero bakit talaga fans tayo, mga kapatid? Gusto natin pag nagdi-dribble lang, sige, sige. Tapos, pag shoot magkabunan, ay! Ah! Lalo pag nakashoot magkabunan, pag hindi na-shoot, ay, sayang. Di bali. So, pag babalik niyan, masishoot na. Gabang ako, mga kapatid. Dumating ba? Dumarating. Pagdating ng pizza, nandun talaga. Yan bang March 30, darating hindi? Darating. Kahit wala ka, darating? Darating yan. Kaya importante na nanigun ka sa March 30, huwag ka mawala ha. Mag-pray talaga tayo sa Panginoon. Na huwag tayong mahawa ng COVID. Amen? And ingat. Pray, ingat. Tsaka sundin lahat ng dapat na gagawin. Praise the Lord. Sabihin niyo mga kapatid, ano sa inyong palagay, tama kami o mali? Yung apo ko, si Nathan, nandyan sa taas. Sabi ko, sana po, huwag na munang dalhin yung bata kasi di man maiwasan na hahalikan yan. Minsan pinipisil yung pisngi. Gwapo kasi lolo eh. Gwapo yung apo. No? So, nalalapir at minsan yung bata, hawakan yung kamay. Yung bata naman, ha-ha-ha. Diba ganun ang bata, diba? What for example, mga kapatid, nakakatch ng COVID yung bata? Diba? And so, sabi namin ka, Jim, mabuti para mamonitor mo na rin yung ating live stream. Magsimba ka na lang sa ating live streaming. So, nandyan siya ngayon nakapanood, mga kapatid. Wise ba o ayaw lang talaga ni Sister Jean magsimba? Bahala ka mag-isip ng ganun. Kami mga kapatid, we are just doing our best to be wise for our grandson. Kasi po, mahirap na. At alam ninyo, ang pumunta sa doktor ngayon, hindi po basta-basta. Nagkalagnat, sipon at ubo, si Sonata, mga kapatid, yung anak ni Charis, wala man silang pera, gumastos talaga ng 20 mil. Wala lang yan. Kaya nilang iwi yung bata, pero sabi ng doktor, hindi.
i-confine yung bata. Dahil may hotel ang ospital. At ang doktor ay kailangan magbigay ng gamot. Alagaan ng doktor. Hindi naman nag-alaga ang doktor mo. Wala naman ng doktor eh. Nurse naman nag-alaga, di ba? Pero paglabas mo, may doctor's fee, professional fee, at saka yung hospital, at saka yung mga ginastos doon. Normal yun. So, kaysa naman magkasakit pa, ingatan na lang mga kapatid. Amen po. Okay, sunod na order of event. Sunod sa rapture, ano? Ito. Battle of Armageddon. Di ba sabi ko sa inyo kanina, handa na ngayon ang Israel na sumabak sa gira? Whew, hallelujah. Eh bakit ang China ngayon kilala na? Hindi nyo ba alam na yung River Euphrates, ha? Ay tagos yan sa China hanggang sa Russia. Dadaan yan sa Mongolia, mga kapatid. Sayang na maganda ang Mongolia kasi maraming barbecue, Mongolian barbecue. Luma yung palabas yan, kapatid. Sino sa inyo nakakilala kay Mr. Scholle? Ayan, mga matatanda na pag nakakilala kay Mr. Scholle. Doon sa Mongolian barbecue, di ba? Hindi totoo yun na ang Mongolia ay bansa ng barbecue. Hindi totoo yun. Yung Euphrates River na yan, mga kapatid, matutuyo yan. Matutuyo. At dyan dadaan ang mga sundalo galing po dito sa East. At ang pinakamarami niyan, more than 100 million, ang may capability lang na mag-produce ng sundalo, more than 100 million, China lang. At bakit nagkataon na ang China galing doon ang Kung Fu? Di ba? At nandoon yung mga monk. Kung Fu. Master galing sa China. Dahil po, sa War of Armageddon, mga kapatid ko, wala pong gasolina. Makukontrol po yung gasolina, mga kapatid, sa away-ayaw ng mga bansa, mga kapatid, mapapatigil yung pagmina ng gasolina sa ilalim ng lupa. Kukontrolin para wala ng biyahe. Di ba ngayon, control, di ba? Walang eroplanong lilipad. Exercise lang yun. Kunyari lang. Pero nakita nila magkakaroon na effective. Ang simbahan paano kontrolin? Nakakapag-worship pa rin pala kayo dahil sa internet ha. Tanggalin ang internet. May nagsabi sa akin, hindi kayo tanggalin. Mali ka. Paano hindi tatanggalin ang internet kahit saan hindi ka makakakonek? Totoo yun. Kaya nila gawin yun. Kukontrolin nila. And so kapatid, yung Armageddon na yan, yung Israel, lahat ng mga bansa ay nagkakaisa na. Amerika, Canada, titirahin yung mga kapatid. Mayroon tayong tinatawag na League of Nations or United Nations, di ba? Na siyang masusunod. World Health Organization na siyang masusunod. Pagsabing itigil yan, pati yung gas mask, walang magbibinta. Thermometer, walang magbibinta. Thermal scanner, walang magbibinta. Anding baksa, wala nang magbibinta, no? Kasi nakakamatay. Wala nang magbibinta, mga kapatid. Walang travel, walang flight. Saan ka sasakay? Walang flight. Matigas ang ulo ng ibang bansa, mga kapatid. Papalipad pa rin. Mabuti pa tanggalin ang gasolina. Tigil lahat ng mga oil refineries, mga rig. Tigil. Kaya patigilin, hindi? Kaya. Ngayon, matikas kang Israel ka. So, lahat ng bansa, mga kapatid, kakampi, magkakampi, at kanila pong lusubin ang Israel sapagkat ang Israel na lang ang mayroong gasolina. Anong ginagawa sa Sidmore kung nandun ang pagkain? Di ba niraransak? Pinipilahan. Ganon din mangyari, makita nila na ang Israel na lang ang mayroong enough supply, mga kapatid. Kasi Israel, hindi mo mapatigil. Sarili nila, mga kapatid, ang kanilang oil refineries at sila ngayon ang pinakamayaman sa lahat ng mga bansa. Silent lang. So, pagtulungan po Israel, mga kapatid,
at sakupin po yan, agawin po, ayaw pumayag na ng Diyos na masakop pa muling Israel. Kaya si Jesus Christ darating. Kasi yan ang kanyang promise, mga kapatid, na sa gira po ng Armageddon, ang Armageddon lugar yan. Diba? Isang malaking plane, mga kapatid, doon sa bandang Israel, doon sa Far East, na doon, magkita-kita, mga kapatid, sa kapatagan na yan. Doon ang gira mangyayari. Pero wala na magagawa ang Israel kasi nasa rekupa na siya, mga kapatid. Baba, ilalim ng lupa, sa dagat, sa lupa mismo, mga kapatid. Wala na po siyang masulingan, wala na siyang kakampi. At anumang kapangyarihan ng Israel, sa liit niya, mga kapatid ko, kaya po siyang igupo. Kaya, ipagtatanggol siya ng Diyos. Darating si Kristo, mga kapatid. Ano ang purpose ni Jesus Christ? Dalawa. Una, ipagtatanggol niya ang Israel. Pangalawa, upang makita ng Israel na ang kanilang tagapagtanggol ay ang totoo palang Mesiyas, na makonvince ang Israel na si Jesus Christ pala talaga ang Diyos, ang hari ng mga hari. Nasaan tayo sa panahon na yan? Wala, nasa likod lang tayo ng Panginoon, saksi lang tayo sa ginagawa ng Diyos. Sabi nila, uy, makikipaglaban, mali. Hindi. Sabi ng Bible, hindi makikipaglaban ang mga na-rapture. Eh. Manonood lang tayo eh. Susupukin lang ng Diyos sila, mga kapatid ng apoy, oh. Pasukuin lang sa suko. May magagawa ba sila? We'll become witnesses only, mga kapatid, of what God is doing during the war of Armageddon. Sabi ko sa inyo, nasa lupa pa tayo, di ba? At maging ibababa ng Diyos yung bagong Jerusalem, nasa lupa tayo. Sister Marisa, doon ka nga nakitira sa New Jerusalem. Pero hindi ka prohibited na pumunta sa lupa kung gusto mo. Kahit doon pa sa Jupiter, kaya mong pumunta eh. Ang tanong doon, mga kapatid, Pastor, gusto ko talaga marating yung langit. Ah, sige. Gusto mo marating yung langit. Hindi kita mabibigyan ng trip doon. Hindi kita mabibigyan pamasahe doon. Hindi ko alam ang mapa doon. Maghintay ka. Magpa-rapture ka. Sumama ka sa rapture. Kapag na-rapture ka na, kaya mong puntahan alinman ang gusto mong puntahan. Sabi ng Biblia kay mga kapatid, kapag tayo nakasama sa rapture, we shall be like Him. We will see Him as He is. And we shall be like Him. Magiging tulad tayo sa ating Panginoon Kristo, mga kapatid. Alin, sa kapangyarihan? Hindi, iba. Pero doon sa kanya pong nature, anong nature sa Tagalog? Kalikasan. Sa kalikasan ng Diyos, di ba ngayon tayo ay mortal? Di ba? Pag nasugatan ka, dumudugo. Pag ikaw ay immortal na, sugatan ka man nila, hindi dumudugo at hindi ka masusugatan. Di ba? Pastor, mayroon pa po bang cook sa pag rapture na? Mayroon pa rin. May sinabi sa Biblia na titigil yung factory ng cook? Di ba? Pastor, may aeroplano pa rin pa rin kahit na-rapture na? Oo, mayroon pa rin. Pwede pa tayong sumakay aeroplano, Pastor? Ay, ikaw, kung gusto mong gumastos eh. Samantalang kahit saan mo gusto mong pumunta, kaya mo nang pumunta doon, nandun ka kagad sa isang kisak mata lang eh, kasi immortal body ka na eh. Ang ibig mo sabihin, Pastor, immortal body, spirito. No! Immortal body is different from spirit. Walang sinasabi na tayo magiging may spirito, mga kapatid. Kapag namatay lamang ang tao, ang spirito niya babalik sa Diyos. Pero pagdating ng rapture, yung parehong spirito, bibigyan ng Diyos ng katawan na bago ng immortal. Katawan. Now, what's the purpose of God in giving an immortal body? Kung spirito na pala tayo. Mali, di ba? We'll be as we are now, but in a perfect form. Yung may tagyawat, wala nang tagyawat. Yung bungal, buo ng ngipin. Praise the Lord. Praise the Lord. Now, ang susunod dito, mga kapatid ko, ito yung nakakata
takot at kailangan natin gawa ng paraan yung susunod dyan. Promise mo siyang sarili na gawin mo ang paraan. Uy, hindi yan. Bakit lumipat yan? Battle of Armageddon. Hindi yan eh. Susunod yan, mga kapatid. Hindi. May sinulat kayong Acts 1:11. Yung susunod dyan, yung anong gagawin natin. Plain lang yan, plain. Yan, okay. So, mga kapatid, ito po ang conclusion. Hingihan ko kayong tumayo lahat, mga kapatid. At ating pong pagmunimunihan ito, sabi po dito, mag-ingat kayo sa inyong mga sarili. Baka mamaya magkaroon ng pagkakataon na kayo ay malinlang at mabubusog ng sobra at malalasing kayo sa mga pag-aabala sa mga bagay sa buhay na ito. At ang araw na iyon, ang pagbabalik ni Jesus Kristo, ay dumating sa inyo nang hindi kayo handa. Sapagkat katulad po sa hindi inasahan na pangyayari ng mga nakatira sa balat ng lupa, ang pagbabalik ng Panginoon ay tulad, mga kapatid, sa hindi inasahan. Kaya magsipag-ingat kayo, magsipag-bantay kayo, at manalangin kayong palagi na kayo ay tanghalin sanang karapat-dapat na makatakas sa mga bagay na mangyayari dito sa sanglibutan at kayo ay magiging handa na tumayo at sumalubong sa anak ng tao. Yan po ang dapat pagkaabalahan, mga kapatid. Alam ko po na maaaring nakakahikab sa ating pong pag-aaral. Kasi po ito'y hindi lang siguro isang libo nyo ng bisis na pakinggan. Pero mga kapatid, yun nga po, importante na mamamaster po natin yan sapagkat yan po talaga ang pinakapunteriya. Nag-iisa po nating pag-asa yan, mga kapatid. Maniwala ka, sa pagbabasa ng Bible at pag-aaral nito, wala pong ibang paraan na tayo ay mapunta po sa tahanan ng Diyos at sa piling ng Diyos. Kung hindi, okay, nagpabautismo ka, naglilingkod ka. Pero kung hindi mo marating yung rapture na yan, saan ka pupulutin? Wala ng ibang pag-asa, mga kapatid. Wala ng ibang offer ang Bible, yan lang eh. That is the only flight that we can have para po atin pong maangkin, mga kapatid, ang buhay na walang hanggan at titira tayo sa bagong Jerusalem. Hallelujah. Tayo po ay magtaas ng ating mga kamay at manalangin tayo. Kanya-kanya pong panalangin sa Diyos. Gawin po natin, mga kapatid, yung tama. Hindi tayo tutulad doon sa iba na naghintay pa ng isang revival na sigawan, isang conference na doon sila makatanggap ng revival. Praktisin mong sarili mo na ikaw mismo. Katanggap ka ng revival sa iyong sarili. Kapag-usap ka sa Diyos. Cause me to come at your river, O Lord. Cause me to drink at your fountain, O Lord. Cause me to dwell in your presence, O Lord. Cause me to come, cause me to dream, cause me to dwell where you live.
follow where He leads me, I will follow where He leads me, I will follow. I'll go with Him, with Him all the way. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I'll follow. Will follow. Where He leads me, I will follow. I'll go with Him, with Him all the way. I'll go with Him to the garden. Into the garden, I'll go with Him to the garden. I'll be with Him to the garden. Where He leads me, sumunod tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Saan man niya nais na tayo ay sumunod sa Kanya. Jesus, turuan mo ang bawat isa sa amin sa tamang paraan ng pagsunod sa iyo, Panginoon. Lead us, O God. Lead us, Lord. I'll go with Him, with Him all the way.
salita sa ating Diyos, kapatid. Siya nga po, Panginoon, tulungan mo ang batid sa amin na matuto kaming sumunod sa iyo saan mo man kami dalhin. Nais mo kaming dalhin, Panginoon, sa iyong tahanan ng wika mo na ikaw ay pumaroon upang ipaghanda kami ng dakong kalalagyan. At kapag naihanda mo na ang lahat, Panginoon, ikaw ay magbabalik upang tanggapin kami. O Diyos, at kami ay iyong kakasamahin at makapiling sa tahanan po ng aming amang sumasalangit. Salamat po sa pag-asa ng bagong Jerusalem, O Diyos, para sa bawat isa na makakasama po sa rapture. Lord God, hallelujah! Tulungan po ang bawat isa na kami ay magiging handa na sa aming paghanda, Panginoon, huwag nawang malubog ang aming mga puso sa paghahanap buhay, sa paghahabol at papayaman, Panginoon, dito po sa lupa. Bangkos, higit sa lahat ng ito, Panginoon, ang aming tatanggapin ang iyong mga mayamang basbas at pagpapala, at higit sa lahat ay amin pong makamtan, Panginoon, ang rapture. Kaya kailangan po namin, Panginoon, magsipaghanda at amin pong pag-ibayuhin, lalo pa higit kaysa dati ang aming paglilingkod sa iyo. Lord God, ang batis ang narito ngayon, hiniling ko na iyo pong abusan ng iyong mayamang basbas at ng iyong pagpapala, Panginoon, ng kaunlaran, ng kalusugan, ng proteksyon, ng karunungan, Panginoon, at ng kapangyarihan na nagbubuhat sa iyo. Higit sa lahat, ang Santo Espiritu na magbibigay sa bawat isa ng revival, tunay na init, hallelujah, at tunay, Panginoon, na alab sa paglilingkod sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Malalati ka, O Diyos, mataas ang iyong dakilang pangalan. In Jesus' mighty name, dinadalangin din namin ang bawat isa, Panginoon, na nasa live stream ngayon, ang bawat pamilya, Panginoon, na nakiisa. Pagpalain sila at kapkaroon namin, Panginoon Jesus, palaluin din po sa kanila ang iyong mayamang basbas at pagpapala. In the name of Jesus Christ, amen. Amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Bless His holy name. Bless His holy name. To God be the glory now and forever. Bless His holy name. Once again. Bless His holy name. Bless His holy name. To God be the glory now and forever. Bless His holy name. To God be the glory now and forever. To God be the glory. To God be the glory now and forever. Bless His holy name. Blessed be the holy name of the Lord Jesus Christ, our Lord God and Savior. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Let us welcome His coming and let's be ready for the rapture. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tulungan mo kaming maging karapat dapat, Ama. The blood of Jesus. Yes, the blood of Jesus. Yes, the blood of Jesus. It cleanses me
from sin. Oh, the blood of Jesus. Yes, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It covers me from plagues. Confers me from plagues. Ang COVID-19, mga kapatid, ay plague. Yan po ay isang salot. Yan po ay isang sumpa. Kaya ang blood of Jesus will cover us from COVID-19. Let's sing it. The blood of Jesus will cover me from plagues. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Yes, the blood of Jesus. It covers me from plagues. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Once again, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. In the precious blood of the Lamb. In the precious blood of the Lamb. Praise God. Let's wave our hands to praise the Lord. Hallelujah. We wave our hands to worship and praise you, Lord God. We acknowledge your presence and we thank you this morning for this great service that you have allowed us to have. Hallelujah. Salamat, Panginoon. At sinisilibrate namin ang iyong dakilang presensya. At amin po ina-appreciate, Panginoon, ang iyong kabutihan. At amin pong ini-welcome ka sa amin pong panambang ito. Sang po ng libu-libot laksa-laksang mga anghel, Panginoon, na nakiisa po sa aming panambahan sa iyo. Lord God, kami po, hallelujah, ay nagpapupugay at totoo, Panginoon, na aming nilalhati ang dakilang pangalan at tinitinataas ka sapagat ang iyong pangalan ay higit pang mataas ka sa kalangitan at ang iyong kalulatian, Panginoon, ay magpasawalang hanggan. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah.